Marami pa po kami gustong gawin together. Yung Mr. and Mrs. Smith, gusto ko pong magawa namin yon. Pero ngayon sa serye, siguro mas gusto ko din na magkaiba naman muna para mag kanya-kanyang mag-grow din, di ba? Magkaiba meaning, pwede kayo mag-separate, ano, project? Eh, oo, parang you know kasi 7 years na po kami, ano eh, love team. Pero parang, di ba, parang gusto ko rin siya, mag-grow din siya as an actor. Yes, okay. Totoo yun. The question is for Loisa, no? Ronnie, aminin mo na, para malaman nila exactly what gusto mo maging next project mo, Ronnie. Alam ko to eh. Ako, gusto ko talagang mag-action. Kaya yung Pira-Pira, so parang yun yung naging, ano ko eh, training ko. So, half of the season, binigyan ka talaga ng mga action scenes, ano? Opo. So, yun. Kaya, if ever man, tama yung sinabi ni Lois, napag-usapan namin niya na pag kami offer sa yung magandang oportunidad, ako din, gano'n. Eh, pwede kang magsalo ako. Pwede din akong humiwalay na muna. And para din sa akin. Na, huwag kang subok-subok mga behave dapat. Nagpapanta na kagad. Dapat ganun, pantaan mo kagad. Ayan. Pero sobrang thank you po sa Dreamscape dahil gusto ko talaga yung role na gano'n eh, na ipagsapakan ka, na ipagparilan ka. So binigay nila sa akin kaya thank you po. Thank you, Ronnie. Ayan to, din na natin si Tito Glenn, si Bo Glenn, and Showbiz Bo. The question is for Kanilo Glenn. Sige, can we pass the microphone to Glenn? Tayo-tayo din para makakuha ng camera. Saka para makakuha. Ano? Ayan, hello. Para sa apat na bidang babae natin, next generation drama actresses. And gaano kalalim yung naging ano, yung naging friendship nyo dito sa Pira-Pira Sang Paraiso? Kasi nabuwag mo simulan, mauubos ang oras. Kasi ano eh, yung nakakatuwa na nakikita kayo sa mga posts yun na magkakasama, lumalabas. Tapos sa isang interview na sabi nyo pa na gagawa kayo ng group chat na kayong apat na babae. Gusto mo sumalik din? Ah, meron na. Pwede naman. Para ma-update ako. Go. Gano'ng kalalim yung naging friendship ko? Of course, let's start with ano, with Elise. Please, na. Ano ba kalalim yung group chat nyo ngayon na ano, anong topic niya doon? I think mag-a-agree ang lahat. Kapag may group chat na kayo at na-update yun weekly, ibig sabihin malalim na ang sama ninyo. Tili nga eh. Tili nga eh. Yun, yun. Which is misan din. Siyempre, siyempre, doon nabubuhay. Update sa daily life namin. Yung parang kahit hindi naman namin ina-ask kung anong, walang nangangamusta, pero magsasarili na lang ng update. Parang kayo rin pala kami, no? May sariling group chat kung ano-ano ng chismisa. Pero papakita ko lang sa kanila, nanonood ako ng ganito, ng movie, sa screen grab. Parang jowa, magjo-jowa yung update, no? Mas updated pa nga ang group chat natin kaysa sa mga jowa. Charlie, share. Ako, siguro masabi kong sobrang lalim na nung closeness namin kasi anytime nakakapagtawagan kami. Yung parang anytime na tawagan mo siya, yan, si Elise, sasagot sila kahit madaling araw. Or kahit hindi sasagot, mag-message agad kinabawasan. So, hindi nakatulog na kami mga ganyan. So, yung ganong boundaries, kumbaga hindi na kami nahihiya na ganon. Or talagay, nasaan kayo, tapos yung mag-a-update nga kami sa group, ganyan. At saka, yung kahit hindi natutuloy minsan yung plano namin, walang nagtatampo. Parang understood na sabi na, okay, kailangan nyo ng time for others, huwag muna tayo, yung mga ganon. So, yun po. Okay. So, nasabi kong malalim kasi umabot na kami na yung lahat kaya namin sabihin sa isa't isa, yung no filter talaga. Kasi di ba hindi mo kaya sabihin yung isa, mga hindi mo naman ganun ka-close. Tama na. Kahit yung mga love problems. Mga ganyan. Parang wala naman si Loisa naman. Yung mga advice. Yung masakit man, pero yun ang totoo. Di ba? Kaya mo sabihin ng ganun. Alexa. Actually, may tinanong pa ko kanina. Sabi, ano daw yung pirasong nabuo sa akin for last year or this year? Tapos sabi ko sila, hala, tara, yun po, sabi ko, may pinost ako before na video namin. Sabi ko, sila yung parang pinaka-best gift na nakuha ko for last year.
And yung party, tas takeaway ko din dito. So, yun yung perasa nabuo sa akin, yung friendship namin. And sobrang galing nila kasi na-break nila agad-agad yung lahat ng walls ko. Actually, so, if I may share na, Alexa, sa tagal kitang kilala, never ka nang share ang maraming personal sa buhay mo. Ngayon lang kita nakita na naka-develop ng friendship. Kasi you're into school, yes, other private matters mo. Ngayon ka lang naramdaman kita sa social media na nagkaroon ka talaga ng friends. True. Nabarkada, ano? Yeah, as an introvert na sobrang bahay lang ang buhay, ganyan, Call of Duty, or... So, ang galing kasi they understand that. And because they understand that, they know na si Alexa kailangan niya ng me time. Tapos, nandito lang kami to support. So, the best. Oh. Yeah. Cheers to friendship. For keeps. Yeah, for keeps lang. For keeps, yeah. My next question is for Gardo. Ayan, Gardo, sabi mo kanina, ano, hindi ka nagkaroon ng masasayang moments dun sa on-cam dito, kasama yung mga anak mo and si Elise. Pero, ano yung reaction mo na tuwan-tuwa yung mga netizens dun sa mga ina-upload mo at saka dun sa mga video clips nyo na magkakasama? Yun yung mga masasayang, diba? Pero like, hindi naman din totally walang masaya eh. Kumbaga, siguro mas nakakarami lang yung mga kumbaga, makapagpagdamdamin ng mga eksena. Kahit short lang yung nakasama mo sila, ano yung masasabi mo sa bawat isa sa kanila? Yun, pag nakakalubilo ko sila na may mga chismisan, yun, na-enjoy ko yun. Kasi like, parang pag hindi mo sila kasama, wala eh. Parang wala kang walang balitang, like ako personally. Then like, parang pag napaupo ka sa kanila, ah, ganun pala yun, ganun pala. Ah, si ano, ganun pala yun. Si ano, sabi ko, ah, sige, sabi ko, hindi, salamat, pinagkatiwala niyo yun sa akin. Nagparitis ka pala. Oo, tatay na tatay talaga, ramdam na ramdam ko yung pagkatatay ko sa inyo. Sabi ko. As so, actresses, ano sila? Sila, and wag naman sa ikalalaki ng ulo nila, pero mga sensitive sila. Kasi, sa tanda ko na rin, kung ba, syempre, marami na rin ako na-encounter. Yung iba, parang sobrang tagal. Iba yung iba, sinabing, like, kunwari, kung actors queue, ang tagal, parang, di ba? Ano na yan? Anong pyensya na? Sila, halos, parang walang ganun eh. Basta, ni-ready at ni-read at ni-rehearse, yun na, salang na kagad. So, like, para sa akin, maganda kasi fresh yung ano eh, di ba? And then, like, parang pag-delake na ni Direk, nandun na. And isa pa pala na ipagpapasalamat ko kay Direk kasi parang pagbalik ko dito, kumbaga in sync yung dun sa ano namin eh, kumbaga same frequency. So natutuwa ako kasi like para sa akin malaking bagay yung alam ng director kung ano yung gusto niyang mangyari. Ang hirap kasi kapain para sa isang artista na yung may pinapahati sa'yo tapos hindi mo mag-gets dahil hindi mo alam kung ano yung gusto niya. Diba? So pero ito like, thank you so much talaga, Direk. Kumbaya lagi ko sinasabi nga. Kasi, pag maliwanag sa kapitan or sa nagtitimon ng isang iba ship, maliwanag din may papasa sa'yo. And then, maliwanag ko rin may i-deliver kung sakali. So, isa yun sa pinagpapasalamat ko kasi malaking bagay yun para sa isang artista. Para sa akin personally yun. Na malaking tulong yun. Alright. Congratulations. Yes. And congrats sa mga, ano, sa mga bagets. And sana, patuloy niyo akong pagkatiwalaan. Thank you, Matthew. Nag-pitch ka na nga eh. Thank you. Thank you, Glenn. Justin, ipagpapatuloy ako.